Pidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Niyanig ng magnitude 7.6 na lindol ang Indonesia at bahagi ng East Timor Martes ng umaga. Sa ulat ng US Geological Survey, ang epicenter ng pagyanig ay nasa 427 kilometers sa katimugang bahagi ng isla ng Ambon at may lalim na 95 kilometers. Agad na naglabas ng tsunami warning ang Meteorology, Climatology and Geophysics Agency ng naturang bansa, bagamat madali rin itong binawi. Malimit ang pagyanig sa naturang bansa dahil nakaposisyon ito sa Pacific Ring of Fire. Matapos ang Philippine National Police o PNP, inihayag ni Interior Secretary Benher Abalos Jr. na susunod na lilinisin ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Sa panayam kay Abalos, kinumpirma nito na nakababahala ang pagkakasangkot ng mga miyembro ng police force sa illegal na droga. Tinukoy ng kalihim ang pagkakadakip kay Police Master Sergeant Rodolfo Mayo Jr. na nakuhanan ng 900 kilos ng shabu sa tanggapan nito sa Santa Cruz, Maynila noong October 2022. Binanggit din ni Abalos ang hepe ng PDEA office at mga tauhan nito na nagbebenta ng droga sa kanila mismong tanggapan sa Taguig City. Kaugnay nito, inihayag ni Secretary Abalos na 60% sa higit 500 mga matataas na opisyal ng PNP ang nagsumiti na ng kanilang courtesy resignations. Posibleng isang kartel ang nasa likod at nagmamaniobra ng supply at presyo ng sibuyas sa mga pamilihan. Ito ang sinabi ni Senator Cynthia Villar, chairperson ng Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform. Sinabi ni Villar na noong 2013 pa ay mayroon ng onion cartel na siya anyang responsable sa pagtaas ng presyo nito dahil sa artificial shortage. Umaalma ang mga magsasaka dahil nasa 250 hanggang 300 pesos per kilogram ang farm gate price ng onions, kaya hindi ito dapat ibinebenta ng higit sa 400 pesos per kilo. Maging si dating Agriculture Secretary Emmanuel Piñol ay naniniwalang ang onion cartel ang nasa likod ng pagtaas ng presyo ng sibuyas. Inihayag naman ng isang agriculture group na posibleng sa susunod na buwan ay bumaba na ang presyo ng sibuyas sa mga pamilihan. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, tataas ang supply kasabay ng panahon ng anihan ng sibuyas. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.